Hi! Magandang araw! To all the student leaders and SSG advisors, masaya akong makita kayo sa araw na ito. Ngayon, tatalakayin natin maximizing student engagement in a safe digital space using different video conferencing platforms. Marami na tayong ginagamit na video conferencing platforms. Ngunit alam ba natin ang tamang paggamit nito? Oo nga, alam natin, pero nababatay ba sa sinasabi nating netiquette ang paggamit natin ng video conferencing platforms? Narito ko si Sir Marco Paolo Victoriano, ang inyong EdTech Specialist. Tuturuan kayo sa tamang paggamit ng mga video conferencing platforms. Let's go back to the year 2019. We do our lessons inside our classrooms habang tinatanong si Crush. Diba? Ngayon, yung mga teachers natin sama-sama sa isang faculty, checking their students' papers, and doing their class records. But, suddenly, sometime in March, lahat nagbago. Nagkaroon ng enhanced community quarantine, na kung saan halos buong Pilipinas na total lockdown due to the pandemic crisis. Dahil dyan, nagbuo din ang tinatawag nating work from home scheme at skeleton workforce. Pag sinabi nating work from home, literal na yung mga trabaho ng mga working parents or guardians natin ay dinala sa ating mga tahanan. Kung titingnan natin yung litrato, kung dati sama-sama tayo sa isang classroom, nagko-computer, nag-aaral, but dahil sa pandemic, naging virtual na ang ating mundo. Okay? Kung papansinin natin, yung now, nagkaroon ng social distancing at nag-uusap lamang sila via telecommunications program. Ngayon, sinabi ko kanina yung skeleton workforce and work from home. Pag sinabi naman nating skeleton workforce dahil kailangan magpatuloy ang trabaho sa gobyerno, lalong-lalo na sa mga paaralan, kailangan magkaroon ng skeleton workforce na kung saan by schedule ang pagpasok o pagpunta ng mga sa paaralan ng mga teaching and non-teaching personnel upang masigurado ang patuloy na serbisyo alinsunod sa patakaran ng IATF. Okay? Alam nyo, malapit na mag-face to face. Kaya dapat kapag may chance na magpabakuna, magpa-res bakuna na tayo. Okay? Sa ngayon, mga 12 years old and above pa lang ang binibigyan ng bakuna. Kaya kung may pagkakataon dyan sa inyong mga barangay, magpabakuna na. Huwag kayong matakot. Ako nga, noong unang nagkaroon ng schedule sa amin dito sa Bulacan, ay, dali-dali, nagpalista na ako. Okay? Sa pagpapatuloy ng ating talakayan about common online video conferencing apps, pag-usapan natin yung mga nauuso na video conferencing apps. Dahil sa pagpapatuloy na banta ng COVID-19 sa ating lahat, nagsimulang makilala at gamitin ang iba't ibang video conferencing platforms. At ito ang ilan sa mga ginagamit at gamit na gamit nating mga apps. Nariyan ang Skype, Discord, Zoom. Siyempre, hindi mawawala ang Facebook Messenger. Sa panahon ngayon, sa pag-iral ng distance learning, naging pinakamabilis na communication platform ang tinatawag nating Facebook Messenger. Okay? Ngayon, upang makolekta ang madali at makausap tayo ni teacher natin, okay, gumawa si teacher ng ano? Facebook Messenger GC o tinatawag nating group chat na kung saan tinatawagan tayo ni teacher, doon si teacher nagbabato ng mga materials natin, learning modules or activities kasi naniniwala si teacher na ito ang pinakamadaling paraan upang kayo ay, yung mga learners natin ay ma-reach out nila kasi kahit naka-Facebook lang tayo na free data, pwede natin gamitin si Messenger. Tama? Hindi lang si Facebook Messenger ang nakilala ngayong panahon ng pandemic. Nandyan din si Google Meet. At syempre, hindi magpapahuli si Microsoft Teams. Familiar ba kayo sa mga yan? Okay? Sigurado yung iba sa inyo ginagamit na yan, ano? Lalo na yung Discord doon sa mga nag-online game dyan. Ginagamit nila yung Discord upang makipag-usap sa kanilang mga kalaro. Okay?
virtually kasi magkakalayo sila. Yung Skype, naalala ko dati na kapag may OFW, ang pinakamadaling telecommunication platform na ginagamit ng mga pamilya ay yung Skype. Alam ba ninyo mga learners and even mga teachers, nagbigay ang Department of Education na libreng Google app at MS Teams account or yung tinatawag nating O365 account. Magagamit natin ang libre yan, kaya i-maximize natin. Kung sakaling wala pa tayo ng mga ito, magtanong lamang sa ating mga advisors paano magkaroon ng mga applications na to. Yung Google Apps or yung Google account na strictly for DepEd teaching and non-teaching personnel at mga DepEd learners lamang na nasa public school. Sa pagpapatuloy ng ating talakayan, upang mas mapaiting ng Department of Education ang ligtas na paggamit ng mga teachers at learners ng tinatawag nating video conferencing platforms, inilabas ang OUA Memo 00042000042 o mas kilala bilang Recommending the Use of Microsoft Teams, Workplace by Facebook, and Google Meet in Video Conferencing. Familiar tayo dyan? Okay, yun nga lang, sa paglipas ng mga panahon na discontinue na ang paggamit ng Workplace by Facebook at mas pinaigting ang paggamit ng MS Teams at ng Google Meet sa pakikipag-usap ng mga learners at ng mga teachers din natin. Dahil dito sa memo na ito, kabi-kabila ang mga webinars, online training sa paggamit ng mga platforms na nabanggit. Hindi naging madali sa ilan kasi marami sa atin ang hindi ganun kahusay at kabisado ang paggamit ng online platforms. Ngunit, naging mahirap man sa umpisa, eto na tayo ngayon, eksperto na sa paggamit ng mga video conferencing apps. Siyempre, habang gumagamit tayo ng mga video conferencing apps, dapat isaisip natin na meron tayong dapat sunding batas o pamantayan upang maging ligtas ang paggamit ng mga video conferencing platforms. Ano ang mga ito? Una, tatandaan natin na use your DepEd Google account or Microsoft account given by your advisor or ICT coordinator. Kung wala pang DepEd Google student account o Microsoft student account, gumawa ng professional email na nagpapakita ng inyong buong pangalan gaya ng nasa halimbawa. Maaari mo ding magamit ang mga email na ito sa paggamit mo ng Zoom application. So pagmasdan mo ha, pag sinabi nating professional email, nandun ang pangalan mo at apelido. So, kapag gagawa tayo ng Google account, google.com, at kapag gagawa naman tayo ng Microsoft account dahil wala pa tayong learner's account, hotmail.com naman ang gagamitin natin. Okay? Pangalawang dapat natin tandaan, always be on time. Lagi tayong dapat nasa oras. Dapat nakalogin na tayo at least 5 to 15 minutes before the time start of the video conference. Ayan. Online class man yan o webinar o meeting dahil maaari i-lock ni host ang meeting room pagdating ng takdang oras ng session. Bakit nga ba ilalock? Ilalock ang meeting room upang masigurado ang privacy at safety ng bawat isang umaattend ng conference. Kung sakali man nakakaranas ng intermittent o mahinang internet connection, ipagbigay alam lamang agad sa mga host or sa advisor mo na ikaw ay nakakaranas ng problema sa internet upang mabigyan action agad at mapatawad ka kung sakaling malate ka. Pangatlo, always mute your microphone. Laging tatandaan, as a sign of courtesy, dapat nakamute ang ating microphone pagpasok pa lamang sa session. Kailangan nakamute lalo na kapag nagsasalita si teacher, si trainer o kung sino man. Kung sakali man hindi ka aware na hindi ka nakamute, huwag magtatampo kung ikaw ay i-mute ni host or ni teacher.
Be reminded na kung lagi mong malilimutang mag-mute, pwede kang i-mute ni host at maaaring mawalan ka ng freedom to talk to raise your concerns anytime. Kung papansinin natin, yung sa bandang taas, okay? Sa bandang taas, yan ang Google Meet. Yung gitna, yan naman ang Zoom. At yun din yung nasa baba is yung Zoom. Okay? Susunod, lagi tayong magbubukas ng camera. Turn on your camera. Panatilihing nakabukas ang camera during the session upang makita ni trainer or ni teacher ang inyong reaksyon at attentiveness sa mga sinasabi niya. Masisigurado rin ito na ang mga attendees natin ay makikilala ni teacher o ni host. Isang uri din ito ng pagpapakita ng respeto sa iba pang participant na gumagamit or naka-on ng kanilang camera during the session. Diba? Mas masarap na makita natin yung mga ka-conference natin na gumagalaw kaysa still picture lang. Gaya nitong example ko. Nakabukas yung video ko habang ako ay may ka-Google Meet or ka-Zoom. Upang mas matuto tayo sa pag-attend ng mga conference, ugaling may nakahandang papel at ballpen. Prepare pen and paper during webinar upang maisulat ang mga importanteng detalye during the session. Maaaring isulat dito ang mga katanungan o clarification na maaaring mong itanong sa speaker sa dulo ng session or during the open forum. Pero, sir, wala po akong ballpen o papel. Pwede kang gumamit ng mga digital platform gagaya ng OneNote, MS Word or Notepad upang digitize ang iyong note-taking. Diba? Millennial! Next, sa personal man na mundo, okay, sa tunay na mundo, laging sinasabi ni teacher kapag may gusto kang sabihin, itaas mo ang iyong kamay. Raise your hand. Kung sakaling may gusto kang sabihin, pwede nating pindutin ang raise your hand icon. Hintayin ma-recognize bago mag-unmute ng mic. Tandaan, maaari lamang gamitin ang chat feature ng Zoom, Google Meet, or Facebook Messenger kapag may urgent na sasabihin kay speaker. Bawal gamitin ang chat function kapag hindi naman related ang inyong pag-uusapan. Bawal gamitin sa chismisan yung chat, ha? Dapat kung ano man ang sasabihin mo doon or i-chat mo, related sa pinag-uusapan ninyo ni teacher or ni host or related do sa topic na pinag-uusapan natin. Susunod. Mahalaga na mag-invest tayo sa tinatawag nating headset. Gaya nito, use headset, earphones, and microphones. Everyone is encouraged to use a headset with a built-in microphone. Ito ay para mas malinaw mong marinig ang speaker or host para sa kanyang mga video clips na ipapalabas or mga sasabing instruction na sasabihin ni teacher during the online session. Makakatulong din ang built-in microphone ng headset upang mas malinaw ka naming madinig kapag ikaw naman ang magsasalita. Para kung sakali maiwasan din yung mga noises na marinig na galing sa paligid natin. Ayan, alam na natin ang mga dapat nating gamitin o ihanda sa ating safe video conferencing. Siyempre, hindi dapat mawala ang video conferencing etiquette. Ito yung mga dapat nating ugaliin kapag tayo ay nakikipag-usap online. Hindi lamang tayo dapat maging magalang offline or sa tunay na mundo. Kailangan magpakita rin tayo ng paggalang sa virtual na mundo. Ano-ano nga ba itong mga tips sa paggalang or sa tinatawag nating netiquette? Una, do not overlap when someone is talking. Let them finish their sentence para magkarinigan tayo at marinig natin ang lahat ng sasabihin ng ating host. Okay? Siyempre, susunod, we have to dress appropriately, kagaya ng suot ko ngayon. Okay? Dahil ako'y nagdi-discuss or umatin ng webinar at nakikita niyo ako sa camera, dapat presentable ang aking tsura. Dapat disente ang ating pananamit. Okay?
at dapat kaaya-aya ang ating damit during the training. Susunod, mahalaga to. No screenshots and recordings allowed. Hindi maaaring i-record or kunan ng litrato ang alimang bahagi ng webinar, lalo na kung walang pahintulot ng host or speaker. Susunod, use appropriate background. Tingnan niyo yung background ko, no? Hindi siya disturbing, very plain. Yung kurtina ng aking kwarto, ginawa ko siyang background. Okay, wala kayong masyadong makikita, plain lang siya. So, use appropriate background. Siguraduhin decente ang background natin sa mga gagamitin nating video. Kung gagamit man tayo ng virtual background, siguraduhin natin na maganda sa paningin. Example ng ating mga virtual background ay library, kwarto mo na malinis, okay? O kaya, museum. Naalala ko minsan, merong isang mayor sa Pasig City. Ay, nabanggit ko yung pangalan. Nabalita to sa news, nagulat siya. Kasi merong hindi kaaya-ayang biglang pumasok doon sa kanilang Zoom meeting. Okay? Ang tawag doon ay Zoom bombing. Zoom bombing is not a scam. It is not a spam or it is not a hacking. Alright? It is not hacking. Bakit hindi siya hacking? Kasi dumating sa punto na lahat ng tao ay nakakaalam nung link, nung meeting, nung conference, nung mayor na yon. Kaya merong isang hindi inaasahan na reporter na nakapasok na hindi kaaya-aya ang kanyang background. So dapat iwasan natin yun na maging disente at presentable sa lahat ng oras. Tandaan natin, there are rules on registration and participation. Kapag tayo ay invited sa isang webinar or session, tandaan natin sometimes pinapadala through email or personal message yung invitation. Wag na wag mong ibabahagi sa iba na hindi imbitado yung invitation. Kasi kapag yan ay kumalat, maaaring hindi na maging safe ang ating virtual session or ang ating video conferencing session. Tatandaan nyo yan, ha? Meron tayong tinatawag na netiquette. It refers to using courtesy and politeness when communicating with others online. Tatandaan mo lagi, kung gusto mo igalang, dapat maging magalang ka. Kung gusto mo ng respeto, dapat matuto kang magrespeto. Muli, ako, si Sir Marco Paolo Victoriano, ang iyong EdTech Specialist na nagsasabi na manatiling ligtas at malayo sa sakit. Mag-ingat ang lahat at magkita-kita tayo sa mga susunod na panahon. Paalam!